Ito ay isang transfer certificate of title. Ngunit, pagdating sa korte, kalimitan ang sinasabi ng mga abogado, ito ay isang titulo. Pero kung babasahin mo, ang nakalagay dyan, transfer certificate of title. Ibig sabihin, may pinanggalingang titulo. Asan ngayon ang titulo? Ang titulo ng tinatawag dyan ay yung decree. Decree of registration. Ito, bakit na-create yung decree of registration? Dahil yung may-ari nito, dapat mayroong Spanish title na i-apply mo doon sa PD 892 ni Marcos, na ang sinasabi doon, yung may mga hawak na Spanish title ay ipa-re-register sa torrent system. So, ibig sabihin, ang pinaka-mother title dito, na nag-create dito, ay yung Spanish title. Ngunit, kung minsan, nagtataka rin kami. Bakit? May mga nag-a-apply na kung tawagin daw ito ay isang administrative title. Pero dun sa batas ng PD 1529, Section 39, OCT shall be a true copy of the decree of registration. Ang tanong, yung administrative title ay nag-create ng isang OCT na wala naman decree. So, ibig sabihin, pag sa administrative title, kailangan paglabas niyan, hindi OCT. Dapat yan, TCT na. Na may pinagmulang Spanish title. So, itong kami nagtataka rin kung minsan sa kalahatan, sa pag-ikot-ikot namin dito sa buong Pilipinas, ito yung nakikita namin, kaawa-awa yung ating mga mamamayan. Kahit tayo, kaawa-awa rin tayo. Kaya kami napunta rito, kami ay isang biktima. Actually, kalimitan din dito, lahat tayo biktima. During the time pa kasi dito, 1935 pa ito. Ngayon lang uli nabuksan. May lumabas din tayo noon na mayroon imbang decision, sinasabi dyan yung mga, sino ba yung mga squatting syndicate. So, andyan din yon lahat. Yun nga lang ay hindi ko pahawak yung iba, pinapaserox pa natin para maipakita namin sa inyo yung mga galing Supreme Court. May Supreme Court order na ito, mga ito, ang tanong, bakit nagagamit? Na sinasabi ng korte, ito ay isang null and void title. Ay bakit man nagagamit? Halos buong Pilipinas po yan. Yan po ay yung Senate Report number 20. Initial Senate Report number 20. Meron po tayong kopya niyan. Yun, nagtataka lang kami for implementation itong decision na ito. Bakit hindi ma-implement? Ano ang dahilan? Yun minsan ang inaano namin. Ano ang dahilan? Bakit hindi ma-implement ang decision ito? Pilit nilang ipinapasok dito yung dokumento ng Taliano. Mali pa rin yun eh. Kasi yung dokumento ng Taliano, yung 139 pages na pinareconstitute nila nung masunog ang Pasay RTC doon sa Decision with Compromise Agreement, ang original nito, yung 3957-P. Actually, ang nagsampa ng demanda dito, gobyerno, Republic of the Philippines, para ipavoid lahat ng OCT 01 hanggang 100,000. Ang apopyado ho dito, intervention lang. Kasi ginamit ng gobyerno yung dokumento na akopyado. Andyan ho lahat ang record namin. Kahit ho sa Supreme Court, makakakuha ka ho kayo. Hanggang volume 17 ho yan. Nasa kanila ha lahat ang record. Actually, ito ho, may sulat na kami kay Presidente. Sa kay Secretary Di, Under Secretary Di nyo, sumulat na rin kami, yung aming administrator, na si Kadani Pernesa, siya ho yung sumulat. Ngunit ito hong sulat namin kay Presidente Duterte, sana naway ito na ho yung tuluyan para sa pagbabago upang ang bawat Pilipino ay magkaroon ng kanya-kanyang lupa. Yun ho ang hangarin namin. Wala ho kaming ibang hangarin dito.
Ang arahanga rin po namin dito ay itama ang lahat ng dokumento ng lupa dito sa ating bansa. Sir, ang ibig sabihin nun, yung title na ito ginagamit is not is illegal or illegal? Illegal ho ito, kung tutuusin. Oo. Ito ho, ginagamit ho ito sa Santa Rosa. Kung mapapansin ninyo to, Transfer Certificate of Title. Ang OCT nito, 241. Kumuha kami ng certification ng OCT. Ang OCT nito ay walang record sa kanila. Sa yan, specifically dyan lang sa Victoria Home. Actually, like buong Santa Rosa ho yan. Oo, buong Santa Rosa. Oo, sinasabi ibig sabihin nyo, may nagmamayari. Oo, may tunay ho may-ari. Sa totoo lang. May tunay na may-ari ng lupa na kung saan nagkaroon ito ng grand design of the land grabbing, nagmumula ito sa local government. Hindi ho ako nagsasabi. Yan ho ay naka sinasabi dyan si Decision with Compromise Agreement. Nababasa lang ho namin yan. Yan ho yung decision ng korte. Hindi ho kami nagmumula sa amin. Lahat ho na sinasabi namin ay nagmumula lahat dyan sa Decision with Compromise Agreement. Yan, lahat ho yan. Pati ho yung sinasabi natin, ang OCT, kung mapapansin ninyo, dyan sa Decision with Compromise Agreement, 137 pages ha, ang Decision with Compromise Agreement na ang nagdemanda dito ay gobyerno, Republic of the Philippines, ipinakancel yung OCT hanggang 01 hanggang 100,000 OCT. Pinakansela ho yan. Ngayon, ang may-ari ho dito ay nag-intervention lang kasi ginamit ng gobyerno yung kanyang mga dokumento upang ipa-cancela ang OCT hanggang 100,000. Kaya nga ho, ito ho ay hindi titulo. Pinipilit nilang maging titulo ito. So, in short, against kayo dito sa Cumber Development, Victoria? Oo, lahat ho. Halos lahat ho. So, yung inisyo nilang Certificate of Title, is it Certificate of Title? It's not the title. Pinipilit nila itong ini-insist nila. Transfer Certificate of Title. Yes. Uh-huh. Ini-insist nila ito na maging titulo. Hindi ba president na sa gobyerno? Yes. Yan ang ini-issue ng gobyerno? Ito sa ay nanggagaling sa RD mismo. Oo, sa RD. Nagtataka rin kami, bakit hindi ba nila alam yung proceeding sa pagdating sa usaping palupa? So, ibig sabihin, kino-question niyo itong sertipiko na ito na inisyo ng gobyerno? Hindi ho na, hindi na ho kailangan i-question ito kasi ho, may decision ng korte. Ayun, okay. Bakit kailangan pa namin questionin ito ay may decision ng korte? Oo. Okay. Ayun, 241, ito ay isang null and void. So, all subsequent, so, lahat ng hindi alam recognize yung, hindi recognize yung certificate of title. Hindi siya nire-recognize ng... Dapat nga ho. Ay, ang problema, ito yung nire-recognize nila. Ng gobyerno. Na hindi naman dapat. Magtataka kayo dito. Ito ay Santa Rosa. Ang sinasabi ng batas, OCT shall be a true copy of the decree of registration. Ang OCT nito ay 241. Ang decree nito, 11568. Makikita sa Lipa City, Batangas. Ang tanong, bakit ang lupa ay nasa Lipa City? Ay ang decree ginagamit sa Santa Rosa. Okay. Ilang hektarya ba yung lupa? Actually, kung tutuusin ho, itong hawak ko na ito ay 3.4 hectares. Ang sukat ng 11568 ay 966 square meter lang. Ang liwanag ng batas, ang sinasabi, OCT shall be a true copy of the decree of registration. At ang certificate of title, ayon sa ating sa Supreme Court, ito ay hindi pinagmumulan ng karapatan. So, tanong ko lang, yung Talyano, ano ba yun? Ang dami nun eh. Ganito ho yan. Kapaliwanag ko po. Ang Talyano, sila, during the time ho kasi, nasunog yung record ng 3957-P. Yan yung Decision with Compromise Agreement 1972, February 4, 1972. Ito ho ay nasunog.
sa Pasay RTC. Ang pages ho in nito ay 137 pages. Ngayon, pinak-reconstitute ho nila ito. Sila-sila ho, hindi ho natin alam kung sino yung nasa likod. Pinareconstitute ito. Ang lumabas dito, 139 pages. Ito ngayon, yung ginagamit nila Taliano. Si Taliano, nakalaban namin dyan. Ang record nun yan, nasa Porto Papil. Ngunit ngayon, nagtataka kami, bakit patuloy nilang ginagamit ito, itong kay Italianong ito? Ay nagkaroon naman ng decision dyan. Ang sinasabi, ang tunay na may-ari ng kalupaan, hindi kayo makapaniwala, ay si Don Gregorio Madrigal Acopiado. Yaan ho ay nasa isang court decision. Kung matatanda nyo, kahit ang central bank natin, ang gobyerno humiram ng gold kay Don Gregorio Madrigal Acopiado upang maitayo ang central bank ng Pilipinas. Lahat ho niyan, may record kaming hawak. Yun nga lang, sa ngayon ho, yung aming administrator medyo malilate. So, hindi ho nyo honored yung mga limitation ninyo? Alin po yun? Yung sinasabi. Oo, yan nga ho. Diyan ho kami nagtataka. Ang sinasabi ho dyan sa decision na yan, in order na yan na ipa-implement. Ang tanong lang namin, bakit hindi maipa-implement yung decision na yan? Nagpaila ba kayo sa Supreme Court para debatihan yung ganyan yung batay? Ayun ho, kung tutuusin niya, yaang decision na yan ay judicial notice na yan, kung tutuusin. Hindi na kailangan. Ang kailangan na lang dyan, ipa-implement. Ano sa Supreme Court? Ba't hindi ipinahin? Ay, hindi ho ako makakasagot sa ngayon yan kasi dapat yung aming administrator. Kasi actually, inumpisahan lang namin to. Yung aming administrator ay may isang malaking meeting. Siguro, after the meeting, susunod siya dito. Yun yung napag-usapan. Ha? Ako po si Joey. Joey Febrero. Ako po. Sa pag-ikot-ikot ho namin dito sa buong Pilipinas, maaawa kayo sa taong bayan, sa kababayan natin, na kung saan naiipadimolis ng walang court order ay may Bill of Rights naman tayo. Ay ang Bill of Rights na yan ay patuloy nilang nilalabag. Doon ho kami nagtataka. Dapat, sabi nga namin, idaan sa korte. Pagdating sa korte, ang dokumentong inilalabas nila, fabricated. Kung minsan, hindi naman natin nilalahat kasi nagkaroon kami ng kaso dito, dyan sa bandang Fairview, tungkol kay Regalado. Pinalo namin si Regalado. Dahil ang lahat ng dokumento nila ay hindi makikita sa Quezon City. Nasa Pangasinan. Yun yung sinasabi, OCP, siya po'y aturo copy of the degree of registration. Dyan ho kami nakatutok. At yung certificate of title, ito ho isang certificate of title ho ito na hindi pinagmumulan ng karapatan. Pagdating sa korte, eh nagtataka naman kami bakit yung ibang judges hindi alam. Judges na sila, pinapaliwanag na namin. Andyan na yung decision. Ito judge yung decision. Eh bakit patuloy pa rin nating nililitis? Ay may decision na yan. Na yung hawak nilang ito ay isang null and void document. So, masasalita, irregularity statement. Yun nga. Nung kami nagtataka kalimitan, napakarami ho namin, hindi lang ho ako. Marami kaming tumutulong sa taong bayan na kung saan hindi napapagtuunan ng pansin na sana ito mapagtuunan ng ating Pangulo. Itong usapin pagdating sa palupa. Itong klaseng ito. Sana po, mahal na Pangulo, sana po, mapagtuunan po natin ng pansin ang usaping palupa dito sa ating bansa. Kawawa ho ang ating mga kababayan sa nangyayaring demolisyon na kung saan walang court order na i-demolish sila. Okay po. Maraming salamat po.